kung isang araw ay natuklasan mo ang mundong pwede mong makita ang yumaong mahal mo sa buhay, anong gagawin mo? Kaya mo bang lampasan ang sakit na yun? Wala na rito ang berdeng ahas. Ngunit sa tagal ng panahon, hindi pa rin makalimutan ng puting ahas ang katotohanan ito. Nagkaroon ka na naman ba ng bangungot? Ayos lang yan, nandito ako. Nawala ang berdeng ahas, nawala na naman siya sa panaginip ko. Nasaan si Clover? Nasaan si Clover? Nay, ano pong nangyayari? Natutulog po ako. Mabuti. Ay, mabuti. Nandito pa rin ang berdeng ahas. Berdeng ahas? Nay, napagkamalan mo na naman akong si Tia. Inutos mo sa akin ang lahat. Ginawa kong kapalit na Tia. Wala na si Tia. Pakiusap, huwag mo nang ulitin yun. Ikaw! Sa kabila ng pangaalaw ni Devlin, alam ng anak na siya ang may kasalanan. Ngunit ang puso ng puting ahas ay nadurog pa rin. Sinamantala ang mahimbing na tulog ng asawa, malungkot na pumunta ang puting ahas sa tinitirhan ng magkapatid noon. Maya-maya lang, biglang dumaan ng isang bulalakaw. Pakiusap, Diyos ko. Payagan mo akong makita ang berdeng ahas muli. Pakiusap! Isa akong hangal. Paano mangyayari yun? Pagod siyang naglakad sa ilalim ng lumang puno hanggang sa lumitaw ang maliwanag na ilaw na gumising sa puting ahas. Ang liwanag ay nagbukas ang kakaibang pinto at sa kabilang panig ay may ibang mundo. Natulala pa rin ang puting ahas nang makitang may dumaan na kamukhang kamukha ng berdeng ahas. Berdeng ahas? Katulad ng puting ahas, sumabog ang emosyon ng berdeng ahas nang makita ang kapatid. Kaagad gustong ibalik ng puting ahas ang kanyang kapatid sa lumang pinto. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi makadaan ang berdeng ahas dito. Bakit? Bakit hindi kaya? Ito ang lupain ng kaluluwa. Pagkatapos mamatay ang kaluluwa, ay mapupunta ito at mamumuhay muli. Ate, kahit kailan hindi kita nakakalimutan. Pero dito din ako nagkaroon ng mapayapang buhay. Para patunayan na maganda ang kanyang kalagayan, dinala ng berdeng ahas ang puting ahas kung saan-saan para makita ang buhay sa lupain ng kaluluwa. Ginang Mary, nagpadala ang iyong anak ng mga bulaklak at isang bayong ng prutas na may sulat. Kami ay ligtas. Sana'y panatag ka. Dito, ang mga kaluluwa ay pwedeng tumanggap ng mga bagay na ipinadala sa kanila ng mga buhay. Kung gayon, natanggap mo ba ang mga pinadala ko sa'yo? Siyempre! Ang pangit ng mga bulaklak na pinadala mo nung huli! Napakasaya ng araw ng magkapatid hanggang sa nagdapit hapon. Hindi ito maganda! Dumidilim na! Puting ahas! Kailangan mo nang umuwi! Sa lupaing ito, kapag dumilim, magigising ang isang ligaw na demonyong nabuo sa sama ng loob. Lumilipad sila sa paligid. At kung ang isang kaluluwa ay may bahagyang ibang amoy, kukunin nila to. Hindi ka taga dito sa lupain. Sa lasa ng buhay na ganyan, madali ka nilang mahahanap. Nag-atubili na bumalik ang puting ahas sa mundo ng buhay. Kahit na ayaw niya. Huwag kang malungkot. Nandyan pa ang pinto. Bukas, pwede kang bumalik at bisitahin ulit ako. Habang naglalakad ang puting ahas sa pinto, nakita niyang maliwanag na ang langit sa mundo ng buhay. Magkabaliktad pala ang oras sa dalawang mundo. Nang magsimulang magdilim ang kalangitan, ang puting ahas ay nagmamadaling bumalik sa kabilang mundo. Ayaw na masayang ang oras na kasama ang kanyang kapatid. Ngunit siya'y labis na nasabik at nakarating sa lupain ng mga kaluluwa bago pa lumiwanag ang kalangitan. At agad siyang kinuha ng nakakatakot na nilalang. Nagising ang puting ahas sa madilim at malamig na kastilyo. Ang demonyong nagdala sa atin dito! Dahil buong araw tayong magkasama, ang amoy ng buhay ay dumikit din sa akin. Ha!
Hindi ang amoy na to. Siya'y may dalisay na kaluluwa. Teka, ibalik mo siya. Humanap ng paraan para maakit ang buhay na katawang yon. Pero hindi pa niya ako napipilit magsalita. Ngunit nahuli ka na? Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Ang totoo, meron akong magandang kasunduan na iaalok. Isang magandang kasunduan? Oo, ibigay mo lang sa akin ang iyong mahiwagang kapangyarihan. Tumigil maging diwata. At tutulungan ko ang berdeng ahas na bumalik sa lupay ng buhay. Hindi pwede, ate! Huwag kang makinig sa kanya! Ngunit ito ang pinakamithiin sa buhay ng puting ahas. Handa niyang ipagpalit ang kanyang buhay para dito. Dahil ang pagiging diwata ay walang halaga kumpara dito. Sa kapangyarihan ng puting ahas, nagbago ang demonyo at naging napakalakas. Siya ay isang taong may integridad. At bago umalis, tunay siyang gumawa ng mahikap para ang berdeng ahas ay makabalik sa lupain ng buhay. Masayang umalis ang magkapatid sa kastilyo at nagpunta sa pinto. Bago umalis, nais ng berdeng ahas na magpaalam sa kanyang pinakamalapit na kaibigan sa lupain ng kaluluwa. Natuwa siya para sa puting ahas, pero bago pa niya matapos ang sinasabi, nagsimulang maglaho ang kanyang katawan. Bakit? Bakit nangyayari to? Ayokong umalis ang ganito! Berdeng ahas, pakiusap! Piligtas mo ako! Imposibleng makalimutan ako ng magulang ko. Kapag bumalik ka sa kabilang mundo, tulungan mo kong alamin kung bakit. Tama! Hindi ito pwedeng mangyari. Dapat nating alamin ang lahat. Sa pagbabalik, maraming kaluluwang nag-uusap at nagtawanan gaya ng dati. Hindi alam kung bakit sila biglang nawala. May hangganan din ang kaluluwa sa lupain ito. Kung ang matatanda o may sakit ay pumanaw, ang kanilang kaluluwa dito ay mawawala rin kapag walang nakaalala sa kanila sa mundo ng buhay. Pero bakit magkasabay itong nangyari? Hindi kaya ang demonyo? Gaya ng kinatatakutan ng berde at puting ahas, ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang demonyo. Ilang oras lang ang nakakalipas. Sa kapangyarihan ng puting ahas, lumipad siya sa pinto pabalik sa lupain ng buhay upang hanapin ang kanyang kasintahan. Ang demonyo noong siya'y nabubuhay ay nagangalang Ella. Minsan ay nagkaroon siya ng maganda at nakakaantig na kwento ng pag-ibig kay David. Ngunit isang biglaang trahedya ang dumating. Si Ella ay maling inakusahan at namatay magpakailanman. Ang hindi nalutas na puot at panghihinayang sa puso ni Ella ay dahilan para siya'y maging demonyo sa kaharian ng mga kaluluwa. Habang papalapit na makita ni Ella ang kanyang pinakamamahal at inaasam, lalo siya nadurog nang makita niyang merong bago at masayang buhay si David. Sa huli, si Ella lang pala ang nakakulong sa nakaraan at hindi makalimot nito. Sa sakit at galit, gusto ni Ella na wasakin ang lahat. Kung hindi niya magagawang makialam sa lupain ng buhay, unti-unting ipapalimot ni Ella ang lahat ng kaluluwa sa lupain ng mga patay gaya niya. Nang dumating ang berde at puting ahas, unti-unting naglaho ang alaala ng mga nabubuhay tungkol sa mga namatay. Iyon din ang dahilan kung bakit biglang naglaho ang mga kaluluwa sa kaharian ng kaluluwa. Si Ella ay natagpuan ng magkapatid habang nakatayo sa tabi ng kanyang puntod, malungkot at desperado. Dahil ang puting ahas ay napunta na sa kaharian ng mga kaluluwa, kahit na ang demonyo hindi magawang makialam sa tao sa buhay ng mundo, naapektuhan pa rin niya ang puting ahas. Tumigil ka! Bumalik ka sa lupain ng mga kaluluwa! Hindi itong lugar para sa'yo! Kalimutan mo na! Mas gugusahin ko pang mawala ang kaluluwa ko kaysa bumalik doon! Malilimutan na niya ako, kaya mawawala lang ako! Nang walang ibang pagpipilian, kailangang talunin ng puting ahas ang demonyo. Hangal ka! Kung matatalo mo ko, kailangan bumalik ng berdeng ahas. Mabuting bitawan mo ko. Wawasakin ko ang lupain ng kaluluwa at hindi kailangan bumalik ang berdeng ahas. Hindi!
Ang lupain ng mga kaluluwa ay lugar para umiral ang mga yumao. Kahit na hindi na nila makita ang kanilang mahal sa buhay, ang kanilang alaala ay motibasyon para sa kaluluwa na mabuhay sa bagong mundo. Tsaka maaalala natin ang isa't isa. Tingnan mo ang kapatid mo! Puting ahas, ayaw pa niyang makasama ka! Hindi totoo yan! Huwag kang maniwala sa kanya! Tingnan mo, ang mahikang ito'y pinapakita siya dito. Hindi siya mabubuhay. Kung mananatili siya rito, magiging kaluluwa lang siya at tiyak na hindi siya magiging masaya. Ang mga pumanaw ay dapat mawala ng tuluyan. Huwag kang tumulad sa akin. Kumapit sa nakaraang sugat at isuko ang lahat para dalaway ng aking nobyo. Para lang kalimutan? Ang matinding sakit ay nanaig sa demonyo. Dahilan para lumabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa huling tira. Ang labanan ay napakalupit hanggang sa ang mahiwagang sinag ng demonyo ay lumihis at lumipad papunta sa lalaking papasok sa sementeryo. Bago magawa ng berde at puting ahas ang anuman, ang demonyo ay sumugod sa nakakatakot ng bilis at hinarangan ng lalaki. Kinuha ang buong puwersa ng kanyang sariling mahika. Hangal ka! Kahit alam kong hindi siya maapektuhan ng mahikang ito, wala pa rin akong malay na gusto ko siyang protektahan. Lumakad ang lalaki sa demonyo at tahimik na lumuhod sa tabi ng puntod. Inayos niya ang paligid na parabang nakaugalian na niyang gawin ito ng maraming beses. Nagkwento siya tungkol sa mga pangyayari sa paligid niya. Lahat ay tila kwento at hindi gaanong mahalaga. Ella, pumunta ako para sabihin sa'yo yung balita. May nakilala akong taong nagbigay sa akin ng motibasyon para magpatuloy sa buhay. Nang mawala ka, napabayaan ko sarili kong buhay at nilunod ang aking sarili sa pinakamalungkot ng mga araw. Tapos nakilala kong taong yun. Sinabi sa akin na hindi ka magiging masaya kung hindi ako masaya. Ella, hinihiling mong kaligayahan ko, di ba? Hindi kita makakalimutan dahil ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pagpalain ka! Naku, ang katawan niya! Nilinis na ang kanyang kaluluwa. Hindi na demonyo si Ella. Ikaw ay... Ito'y mahirap paniwalaan. Ngunit ako'y dating kaibigan ni Ella. Pinangarap niyang hilingin ang iyong kaligayahan. Ella? Nakita niya si Ella sa panaginip niya. Salamat. Wala nang oras. Mabilis tayong bumalik sa lupay ng kaluluwa. Matapos lumakad ng mahinahon ng demonyo, unti-unting lumit ang pinto na tila mawawala na ng tuluyan. Ate, kailangan ko na umalis. Tayo'y mga tao ng dalawang mundo. Kahit na hindi tayo pwedeng magkasama, sa huli, lahat tayo'y makakahanap ng kaligayahan sa ating magagandang alaala sa isa't isa. Naintindihan ko, doon ko rin matatagpuan ang kaligayahan ko. Mahal kita, kapatid ko. Ngumiti ang magkapatid at nagpaalam sa isa't isa. Dahan-dahang pinagmasdan ang pagsara ng pinto. Nagpatuloy ang araw-araw na buhay at ang puting ahas ay napakasaya sa init ng kanyang pamilya. Inalagaan niyang damdamin ng anak niya at hindi niya ito pinilit na gawin ng mga bagay na hindi niya gusto. Naging matalik na magkaibigan ang mag-ina. Inay, ito'y isang kakaibang bagay. Sa tingin mo ba nawawala ako sa isip ko? Anong nangyari? Paano masisira ang isip ng anak ko? Naniniwala po ba kayo ni Ama na makikilala natin ang mga namatay? Kahapon, nakilala kong isang yumaong tao sa aking panaginip. Oo, naniniwala ako. Sa buhay, lahat ng tao ay maraming pangarap at pag-asa. Gayunpaman, may ilang mga hiling na pwedeng hindi mo matupad. Pero kung tapat ka at naniniwala sa mahika, lalapit sa'yo mga diwata ng kahilingan tulad namin at pagbibigyan ng iyong kahilingan. Iyon ay si Camila, ang maganda at masipag na diwata na nagbigay ng mga kahilingan sa mahiwagang kaharian. Mula sa araw nang siya isinilang, meron siyang tungkulin na tubalin ang mga pangarap ng lahat ng nilalang. Kapag nakumpleto ni Camila ang 100 kahilingan at nakolekta ang sapat na bituin sa kanyang banga, magkakaroon siya sa wakas ng sariling hiling. Nais niyang maging pinakadakilang diwata na nagbibigay ng hiling at pamunuan ng mahiwagang gubat.
Ngunit mayroong isang hiling na hindi kailanman maibibigay. Ang muling pagkabuhay, mahigpit na pinagbabawal. Sa makatuwid, hindi niya gusto ang kamatayan at anumang nauungay dito. Isang araw, nakita ni Camila ang diwata ng kahilingan, si Josie, na pinipilit na tuparin ang hiling ng isang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi niya ito magawa, kaya't mabilis siyang tinulungan ni Camila. Matapos maibigay ang hiling, natuwa ang tao at ipinikit ang kanilang mata habang nakuha na ni Camila ang kanyang siyam na putsyam na hiling. Galit na galit si Josie nang makita niya ito. Dahil kamad, mayabang at naiingit siya sa nagawa ni Camila. Kaya naman, nagpa siya si Josie na nakawin ang bote ng kahilingan ni Camila para hindi na siya mahirapan pa. Huh? Josie, anong ginagawa mo? Binabawi ko lang ang hiling ko at dahil nandito na ako, kukunin ko din ang bote ng kahilingan mo. Huh? Ngunit si Camila ay mabilis at may kakayahan kaya hindi siya madaling natalo ni Josie. Kaya naman, mabilis nang sinumpa ang inosenteng tao para akitin si Camila na iligtas sila. Nang nagambala si Camila, ninakaw ni Josie ang bote ng kahilingan. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kasiyahan ni Josie nang biglang lumitaw ang kamatayan. Ginawa lang ng kamatayan ang kanyang trabaho at nandoon para dalhin ang kaluluwa ng pumanaw patungo sa kabilang panig. Wala siyang pakialam sa away ng mga diwata. Ngunit nang makita niyang halos matupad na ang bote ng kahilingan ni Camila, nagbago ang isip niya. Ang kamatayan ay gumawa ng mahika at kinuha si Josie. Pagkatapos ay binawi ang bote at inalok si Camila. Huh? Tutulungan kitang maibalik itong garapon kung papayag ang tulungan ako. Pumunta sa lawa ng kaalaman sa banal na lupain ng mga diwata na hindi ko mapupuntahan ng mag-isa. Para malaman ko ang nakaraang pag-ibig ko at matagal ko nang hindi naririnig. At saka, kung makukumpleto mo itong huling para sa akin, hindi pa't matutupad mo na ang 100 hiling? Ha? Kahit na kinaiinisan ko ang mga kamatayan na walang emosyon, matigas at marunong lang manghuli ng mga kaluluwang tulad niya. Hindi ko hahayaang manakaw ang kahilingan ko! Kaya naman, tinanggap ni Camila na tuparin ang hiling ng kamatayan. At ito ang kanyang 100 hiling. Pagkatapos, masayang ibinalik ng kamatayan ang bote ng kahilingan kay Camila. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan ni Camila na ang pangalan ng kamatayan ay Dawson, isa sa mga nangongolekta ng kaluluwa sa kagubatang ito. At mayroon siyang kabaligtaran na personalidad sa kanya. Huh? Kung si Dawson ay palaging malamig at masungit sa lahat, si Camila ay masayahin at handang tumulong sa kanila. Ngunit napagtanto ni Dawson na si Camila ay hindi tumatanggi sa anumang gawain na naging dahilan para siya ay madaling mapagod at ang kanyang kalusugan ay humina. Nang magising si Camila, nakita niya si Dawson na inaalagaan siya, nang maingat at marahan, malayo sa nakakatakot nitong itsura. Bakit? Mukha kang tinutulungan. Dahil ayokong mamatay ang gabay ko, bago matupad ang hiling ko. Ha? Akala ko mabait ka na para tulungan ako. Hangal ka! Palagi kang lumalabas na malakas at nag-aalala sa iba, ngunit napapabayaan mong sarili mong kalusugan at naging mahina gaya nito. Ginawa ko to para lang makatulong sa iba. Dapat mong tandaan na tanggapin ang gawain ayon sa iyong kakayahan at huwag hayaang dumepende sa iyong iba dahil ang lahat ay kailangang matutunan kung paano tumayo sa sarili at bumuo ng sariling kakayahan sa mahirap na oras para matuto sa hinaharap.
Kapag wala kang pakialam sa sarili mo, hindi minamahal ang sarili mo, mabubuhay ka ng walang kapanatagan sa lahat ng bagay sa buhay. Tsaka, ang mga tao ay mag-aalala sa'yo. Ang sinabi ni Dawson, tama! Lagi akong nagsusumikap at hindi nagpapahinga. Dahil ayaw kong mabigo o malungkot ang lahat. Pero minsan, pinapalala lang nito ang lahat. Unti-unti naunawaan ni Camila ang paalala ng kamatayan at matapos ay balak niya ipagpatuloy ang paglalakbay. Ngunit bigla silang nakarinig ng sigaw sa malapit. Nang iniimbestigahan nila ang dahilan, nakita nilang isang matandang taganayo na pumanaw dahil sa katandaan at kahinaan. Ngunit nang dadalhinan ni Dawson ang kaluluwa sa kabilang panig, matigas na tumanggi ang pamilya na ibigay ang kaluluwa sa kanya. Dahil dito ay labis na nagalit ang kamatayan, ngunit mabilis na pinakalma ni Camila ang kanyang galit. Naintindihan ko na responsibilidad mong dalhin ang kaluluwa sa kabilang panig. Ngunit pakiusap kung masaktan ng inosente. Kinawalang nila ito dahil sa panghihinayang at pagsisisi sa buhay ng kanilang mga mahal. Kaya naman pakiusap, unawain at patawarin ang negatibong emosyon nila. At hayaan silang magkaroon ng ilang sandali para magpaalam sa kanilang mahal sa buhay. Nang marinig ito, sinubukan ni Dawson na maging kalmado at malumanay na dinamayan ang lahat. Sige, bibigyan kita ng mas maraming oras para magpaalam sa kaluluwang to. Hindi mo kailangan mag-alala. Siya ay tuloy na mabait at masipag. Tiyak na mabubuhay siya ng masaya sa kabilang buhay. Sa malumanay na kilos at salita ng kamatayan, sa wakas ay naunawaan ang lahat at ibinalik ang kaluluwa sa kanya. Tingnan mo! Sabi ko na sa'yo, kung mabait ka, ang lahat ay malulutas ng maayos at mabilis. Tama, maraming salamat. Naintindihan ko na kung gaano kahalaga ang kabaitan sa nakamamatay na trabahong to. Nang makitang mas magiliw na si Dawson, ngumiti si Camila ng husto at tumango. Unti-unti, napagtanto ni Camila na iba at masaya ang pagtibok ng puso niya sa tuwing kausap si Dawson. Ngunit sinubukan niyang alisin ang anumang romantikong pag-iisip dahil ang akala niya ay pansamantala lang yun at may ibang pinapangarap si Dawson. Pagkatapos ng maraming araw na malampasan ang mahihirap na daan ng magkasama, sa wakas ay dumating sina Dawson at Camila sa lawa ng alam ang lahat. Ngunit hindi nila napansin na may maitim na matang nakatingin sa kanila. Dumating sina Camila at Dawson sa lawa at nakilalang isang magandang diyosa na tinatawag ang sarili bilang tagapag-alaga ng lugar na to. Ako ang diyosa ng kaalaman, ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundo. Ikaw marahil ang kamatayan at ang diwata na naghahanap sa akin para magtanong tungkol sa nawawalang pag-ibig ng kamatayan, hindi ba? Oo, tama yan! Maaari mo bang sabihin sa amin ang sagot? Siyempre! Ang pag-ibig ng kamatayan ay ang babaeng nandito mismo. Ngunit labis na nagulat si Camila nang makita niya ang sariling imahe sa kanyang harapan. Bakit? Ang hinahanap ni Dawson ay ako! Dahil ikaw ang aking pag-ibig sa nakaraang buhay! Sa nakaraang buhay pala nila, si Camila ang nobya ni Dawson. Ngunit noong panahong iyon, si Dawson ay palikero na walang pakialam sa kanyang nobya. Kaya't nanlumos si Camila at pumanaw. Matapos malaman ang katotohanan, nagsisi si Dawson at nagdusa ng husto. Handa siyang maging kamatayan para mapanatili ang magandang alaala ni Camila. Kasabay nito, palaging hinihintay ni Dawson ang araw na muli siya makikita at hanggang sa makita niyang masaya ito, mawawala na siya. Hindi inaasahan ni Dawson na sa kabilang buhay, magiging isang magandang diwata si Camila, kaya't magkaiba sila sa isa't isa, mula sa itsura hanggang sa posisyon. Sa makatuwid, sinubukan niyang tulungan si Camila na maging pinakamahusay na diwata sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang ika-isang daang hiling, at pagkatapos ay maglalaho na siya. Ang lahat ay ganun? Bakit? Hindi mo sinabi sa akin na minsan tayo magkasintahan? Masyado akong maraming nagawang mali sa'yo.
At saka sa simula, hindi mo gustong kamatayan katulad ko. Kaya't hanggat alam mo na ang taong lagi kong minamahal ay naaalala sa huling sandali ay ikaw pa rin. Tama na yun. Bago pa man makapagsalita si Camila, naramdaman niya na ang paglabas ng kapangyarihang dumaloy patungo sa kanila. Kaya naman, mabilis nang ginamit ni Camila ang kanyang mahika para protektahan si Dawson. Ang umatake sa kanila ay si Josie, ang nagsamantala kay Camila para tuparin ang kanyang ika-100 hiling. Iyon pala, sinubukan ni Josie na tumaka sa hawla gamit ang kanyang mahiwagang apoy. Gayunpaman, hindi niya ito makontrol at nasunog ang lahat. Pagkatapos nun, hindi na tinulungan ni Josie ang sinuman at hinanap lang si Camila at kamatayan. Nang matagpuan ni Josie sina Camila at kamatayan, nagalit siya at nagselos na natapos na ni Camila ang ika-100 hiling. Kaya naman patuloy na naging gahaman si Josie at inatake sila. Josie, huwag kang maglakas sa loob na kunin ang garapon na yun! Matapos masaksihan ng kasakiman at kalokohan ni Josie, ginamit ni kamatayan ang kanyang huling enerhiya para buksan ang pintuan ng impyerno at parusahan siya. Gayunpaman, mabilis ang kinalagkad ni Josie si kamatayan pababa sa impyerno kasama niya. Sumugod si Camila para tulungan si Dawson pero natakot ang kamatayan na masipsip din si Camila kaya't isinakripisyo niya ang sarili para isara ang pinto. Hindi! Dawson! Ang bote ng kahilingan! Sana mabuhay muli si Dawson at mabuhay ng masaya sa piling ko! Sa kasamaang palad, hindi matupad ang kanyang hiling dahil hindi siya pinayagang buhayan ng sinuman. Kung hindi man tayo magkakasama ngayon o sa susunod, kung gayon, hinihiling kong lahat ng mangkasintahan ay malampasan ng lahat ng paghihirap at magkaroon ng walang hanggang kaligayahan. Pagkatapos, ang sinag ng liwanag mula sa bote ng kahilingan ay kuminang ng maliwanag at tinupad ang kanyang hiling. Pagkalipas ng maraming taon, nakilala niyang isang taong kamukhang kamukha ni Dawson sa daan habang nabibigay siya ng mga kahilingan para sa lahat. Salamat sa pagtulong sa akin. May pagkakataon ba akong makilala ka? Ako? Ikinatutuwa ko to!